Hi everyone, kumusta kayo? Anyway, for this episode, I invited an upcoming model here in the Philippines with his good looks and height, definitely will go places. Please welcome John Paul Smith. Hi, JP. Kumusta? Hey, Direk. Kumusta? Okay lang. Eto, JP, sabi ko nga, the reason why you are one of my interviewees is because gusto ko maintindihan ng mga tao na nanonood kung ano yung anong klase ang mga tao sa fashion industry. Kasi madalas, ano tayo eh, misinterpreted, minsan hindi naiintindihan. Gusto ko lang maintindihan ng mga tao na nanonood sa atin kung ano ang anong klase mga tao ang meron sa fashion industry at kung sino-sino. So meron diyan production, may modelo, may director, may designer. So lahat sinasakop ko 'yan. Ha JP ha, sino ating ano. Anyway, JP, alam kilala na kita eh. Sa maagang edad, nasabak ka na sa modeling, no? Aga mo, even before 18 nagmo-model ka na. Ano sa tingin mo ang naging basehan ng iba para kunin ka maging modelo at kung paano ka naging modelo? Ano sa tingin mo, yung tingin ng iba ha, hindi yung sa iyo ha. Ano sa feeling ko direct lagi sinasabi sa akin na ay disoy to, sasabihin disoy to ganun. Ay, yung tangkad mo, parang gano'n. Ang tangkad mo, bakit di ka mag-model? Ganun. Ay, parang may tisoy ka naman, may tsura ka naman, may height. Bakit di mo try? Pero di lang naman porque tisoy direct sila na yung model. Malawak siya eh. Iba-iba lang. Pero yun lang madalas ay sinasabi dahil napapansin tisoy, tas may height. Kaya, yun, gano'n. Parang yun yung naging base ng ibang tao kung bakit ako naging gano'n. Yun ang point of view ng ibang tao, di ba? Yung tingin nila sa iyo. Ikaw naman sa sarili mo, sa tingin mo, anong best physical asset mo at bakit? Kasi yun ang reason kung ba't ka nagmumodelo ngayon. Eh. Ano ba ang best physical asset mo at bakit yun? Before direct, feeling ko yung best asset ko, yung height pa din. Height. Then yung, siguro, feeling ko sa sarili ko, yung eyes siguro, tsaka yung aura, ganun. Mm-hmm. Pero kung ngayon, feeling ko best asset ko ngayon, yung long hair siguro. Oh, sa bagay, oo. Mas better. Yeah. Diba? Kasi direct last time, nung short hair pa, parang
isang look lang yung pwedeng gawin. Hindi ka gaya kapag long hair, ang daming hairstyle pwedeng gawin sa'yo. Pwede kang dalhin sa parang ibang planetang look, gano'n. Pero JP, ano rin, di ba? I call him JP, but it's John Paul Smith, no? Ang nickname ko sa kanya, JP. Pero JP, ang hirap din mag-maintain ng ganyang classic buhok, di ba? Yes, direct. Lalo na pag sa awkward stage. Maraming magsasabing tao sa'yo na you should get a haircut, gano'n. Pagupit ka na, di mo bagay. Ano ba yan? Mukha kang addict? Gano'n, gano'n direct. Sa school. Yung mga sinitong. Sa school. Sa school direct dahil online class pa lang kami until now. Ano para, hindi pa siya strict. Pero feeling ko direct kapag nag-face-to-face, baka kung hindi ko mapakiusapan, baka magpapagupit na ako. Di ba pwedeng gawing rason na ikaw isang modelo? Pero feeling ko direct okay naman. Understood naman siguro nila yung ganun bagay. Pero I agree. Lalo na consult of income. I agree, no? Nung humaba yung hair mo, lalo kang naging iba yung look, no? As a model. Yes, direct. Tsaka, Sige. Tsaka feeling ko direct dahil bata pa lang din ako, mga 20, 21. Mm-hmm. Parang yung long hair nakatulong sa akin mag-mature ng look kahit pa paano. Mm-hmm. Kasi parang pag short hair, tas medyo bata, halatang-halata na hindi mature tignan, gano'n. Hindi si seryoso. Hindi si seryoso. Anyway, JP, sa mga na-experience mo na sa modeling, ano ang masasabi mong pinaka-best na experience mo? At bakit mo nasasabi yun? Feeling ko direct yung so far, my best experience in modeling siguro yung last year. Yung tourism promotional project ng Quirino Province. Okay. Direct. Yun. Kasi almost a week din namin ginawa yung project na yun. Pumunta ka ng Quirino. Yes, direct. Naging tourist kami. Kaya para sa akin siya yung best experience kasi yung course ko direct, tourism. Related. So, incline yung modeling, tapos yung mga projects na pumapasok sa akin, pasok na pasok. Parang ganun. Tapos sobrang saya. 1 week kami, tapos yung tourist experience mo, free na, tapos may TF ka pa, ganun. Provincial tapos, government yun, no? Provincial government. Yes, direct. Yes, project siya ng local government, direct. Ng government nila. Then, good exposure din direct kasi kapag may presentation sila, yun yung ginagamit. Mm-hmm. So nakikilala. Then last time direct, nag-shoot din kami sa DFA. Kasama DFA. Din si doon, si Nelson. Saan DFA ito? Ay, nakita ko yata. Ito ba sa Clark? Yes, direct yun. Project ng Pampanga. Oo, sila Philip Torres, di ba? Nandun, kasali. Di ba, damit niya, di ba? Yun. JP, kung merong good experience, I'm sure meron ding bad experience, no? Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na hindi ka nais na experience siya sa fashion industry so far? Mahirap magsabi ng bad experience direct, pero so far sa mga naging projects ko like fashion show, ganun, photo shoot, parang wala akong masabing mali direct. Parang okay naman. Okay naman. Pero feeling ko bilang modelo direct, yung bad experience na natatry ko, yung may mga indecent proposals, ganun. Meron. Oo. Ganun yung parang feeling ko bad experience. Kasi okay lang naman direct, pero syempre, ang gusto na sanay na lang ako. Kaya parang okay na lang sa akin. Pero, pasok na lang sa isang tenga, labas. Pasok dito, labas. Yes. Pero bilang baguang na modelo direct, parang medyo ma-hurt sila doon. Parang makukulture shock sila na, ay, ba't may ganitong offer sa akin na ganyan. Parang yung direct, masasanay ka na lang na may ganung mga proposal, tas hanggang sa deadmahin mo na lang, ganun. Deadman na lang, total wala naman ko. Ikaw mismo naman, kung wala naman mangyayari, di ba? Ganun lang naman yun. Di ba? So, let them do whatever they want. Yeah, direct. Tama. Di ba? Oo. JP, may kapatid kang nakakabata, di ba? Yes. Oo. Irerekomenda mo ba ang modeling sa younger siblings mo? Yes, direct.
Para sa direct, ano siya, okay na okay recommend yung work yellow. Direct, para sa akin, hindi na siya work eh. Kasi parang naging hobby ko na siya, naging lifestyle ko na. Ganun. Na parang passion na siya sa... Anyway, ano naman ang maipapayo mo sa mga batang lalaki na gustong tularan ka? Ayan, sa mga viewers natin ngayon, masasabi ko lang sa mga mapababae lalaki pero mas focus tayo sa lalaki. Bilang lalaki, tas nasa young age pa, gaya ko, kailangan natin unang-unang gawin, alagaan natin yung sarili natin, physically and mentally. Physically, kailangan natin alagaan yung face and body. Tapos, recommend ko na din na, ano, na mag-focus sa kinakain, sa diet. Di naman ibig sabihin na super strict sa diet. Pero maging ano tayo, maging maselan ng konti. Parang iwas na sa sweets, ganun. More on healthy foods kesa sa unhealthy foods. Tapos, yun, kung may bisyo, bawas-bawasan para hindi makasira ng skin. Kasi sa modeling, skin yung puhunan eh. Face and skin. Kaya dapat always look fresh, ganun. Yun yung pinaka number one. Need alagayan yung body, yung face, tapos yung mental health na din, syempre. Of course. Oo, kailangan. Kasi hindi pa pwede yung unstable ka. Mahirap. Machichisis yes. na sa industriya. Kakalat yan, di ba? Ngayon, yes. JP, ngayong ano, ngayong patapos ka na ng college, no? Sa tingin mo ba nakatulong ang pagiging modelo mo sa pag-aaral mo? Yes, direct. Kasi direct, parang makakonsider ko yung sarili kong working student eh. Hindi siya official work yung yung modeling. Parang wala kang license na model ka. Di asap na wala akong ganun. Pero matuturing ko kasing working student yung sarili ko kasi source of income ko direct pag mumodel. Then, sa modeling ako kumukuha ng allowance. Tapos kung may tour sa school, may mga need bayaran, source of income ko, modeling din. Kaya malaking tulong ng modeling direct sa akin. Lalo na sa pag-aaral ko. Kasi kung wala siya, malamang hindi ko na sustain yung mga yun. Kasi direct sa family, ano eh. Hindi na ako na sinusupport eh. Own na lang talaga eh. Kaya ganun. Yun. JP, isa kang... Kaya laking tulong. Isa kang biracial, no? At siguradong naman na may pagiging maputi mo sa father mo, sa foreigner mong father, no? May mensahe ka ba sa father mo ngayong isa ka ng ganap na model at magtatapos na sa pag-aaral? Ayun, message ko siguro. Kasi direct yung relationship ko with my father, it's a very long story talaga eh. Oo nga. Pero makwento mo sa akin yan. And it's very hard to understand talaga. Oo. Pero message ko sa akin direct, kung nanonood man, maling mo. Wala akong ano, wala akong kinanakit. Wala akong sama ng loob sa akin. Pero, yun na, I'm very thankful din kasi direct. Kasi kung wala siya, di naman ganito yung sure. Correct. I'm very thankful and blessed sa part na yun. Tapos, may advantages and disadvantages yung absence niya sa amin. Okay. Kasi, mas naging strong and independent, young adult. Parang ganun. Tapos message ko sa kanya direct, kung nanonood siya, thank you and hope na magkaroon ng communication soon. Ganun. Oo nga. Yun ang pangarap ko sa mga ganyan eh. Sana mahanap, di ba? Makilala, di ba? Para ano. Natutuwa lang ako, JP, through this interview, nakita ko na iba ka na. You know, you were quiet before. Tahimik lang, hindi masyado masalita. Ngayon, ang dami mo na sinishare. And I think this is one good thing for especially for the young ones para, you know, tularan ka talaga. Kasi look at JP, no? Sabi niya nga, iba yung relationship niya with his father. And hindi niya kasama, di ba? Pero look at him, he's very positive. Hindi siya nagtanim ng ano, nagte-thank you pa nga siya. Diba na ipinanganak siya dito sa mundong ito. I just hope that the kids will learn from this positivity that JP is showing, no? Gusto niya pinapakita niya sa atin. Kasi natuwa ako, JP, yung transformation mo from the 17-year-old JP Smith that I know, na yung 20, 21 ka na. Ang ganda ng development mo sa person. And that's very good, no? Very positive. JP, yes, na yung ano, no?
yun na, sabi ko, patapos ka na. Ano ang plano mo after graduation? Siguro, direct, mag-graduate na ako next year, direct. Mm-hmm. Fourth year na ako niyan. Mm-hmm. Then, siguro, direct plano ko after school. Pursue ko yung pagiging, yung dream ko talaga, is flight attendant direct. Ah, talaga? Gusto mo talaga lumipat? Sakto direct, managkaroon kami ng project last time sa Omni, sa Clark. Mm. Parang may free, ano kami doon, may free, tawag doon, yung seminar para seminar, oo. Yung free training. Free training. Uy, sa so, Omni, di ba dyan? May school yan, di ba? Ng mga stewards. Yes, direct. Medyo may kamahalan din kahit pa paano. Kaya, laking tulong din kasi free training. Parang miscellaneous fees na lang yung babayaran namin. Then yeah. After makapag-training direct bilang FA, try ko mag-apply. Oh. Then plano ko direct habang nag-FA, continue ko pa din yung pagiging model. Hindi ko siya iiwan. Oo oh, naman, kasi, no? Kasi may mga ganyang model kasi, naman. Yes, direct. Pasok naman eh. Kayang pagsabayan kahit oh. Na busy sa schedule pagiging FA and sa pagiging model. Pero syempre, JP, ang preference mo dyan sa mabisa Clark, di ba? Kasi at least malapit sa pamilya, di ba? Mm. If ever. Pero I'm sure, hindi ka mahihirapan. Okay lang, with the personality, with the looks and personality that you have, I don't think you'll have a hard time. And I will pray for that. Kasi mabait kang bata. Sa totoo lang, hindi dahil in-interview ko si JP, that believe me, director po ako niyan, mabait pong bata. I can attest to that. Kaya natutuwa ako, I saw his development, yung lalim mo ngayon, JP, you're mature ka na, nakakatuwa. Nakakatuwa. You know, hindi ko expected yan. No? Kasi ang pagkakilala ko sa tahimik na modelo, mestizo. But when you change your look, nagkaroon ka na ng long hair, and then you improved your body, you have better skin now, tapos ganyan may pag-iisip mo, well, I'm really happy to see you this way. Diba, JP? Yes, sir. Ngayon, JP, lahat na ito, modeling, pag-aaral, yung ambition mong maging flight steward. Sa tingin mo, saan pupunta lahat ito? What do you see? How do you see yourself in the future? Feeling ko direct, gaya ng sinasabi ng lahat, successful direct. Kasi focus ako sa goal ko direct eh. Visionary type ako na tao eh. Parang dami kong goals, dami kong vision sa buhay. Tapos gusto ko lahat yun direct makamit ko. Then, yun, parang sana magawa ko lahat. Pero focus ako din direct. Di pwedeng hindi ko magawa. Kailangan magawa. Naku, kasi yan, papunta na ito na direct sa ano, sa tamang daan. Hindi tayo pwedeng mapunta sa maling daan. Oo. Alam mo, JP, ang maganda sa'yo, you're really focused. And I will really pray na talaga matupad lahat ng pangarap mo. Diba? Libreng mangarap. But it's really up to you. Kung paano mo yes, magiging totoo yun dahil sa'yo. Diba? Your own ano pa rin yan, work. Diba? Ikaw pa rin trabaho niyan. At natutuwa lang ako sa'yo nga. Ulitin ko lang, you're very, very positive now. At saka driven ka to really pursue that whatever success you want in life. And I will really pray for that. Ngayon, ang pinakahuling tanong ko, JP, sino si JP Smith or John Paul Smith bilang tao? Si John Paul Smith bilang tao, direct feeling ko ano ah. Before, medyo introvert eh. Extrovert type pero introvert. Parang hirap basahin, parang nasa sulok lang. Hindi mo makausap. Mm-hmm. Kapag ginawa yung work, ito na yun. Tapos, parang wala na. Tapos na. Pero ngayon si JP Smith bilang tao. Yan. Ngayon si JP Smith bilang tao, mas na-focus ko yung sarili ko i-build up sa pagdating sa physically, tapos pagdating sa personality, mas na-build ko. Kasi laking tulong ng modeling. Kasi ang daming tao eh. May mga designers, mm-hmm. directors, fashion directors, mga staff. Yes. Tapos mga kapwa ko models. Ang daming interactions yun na nangyari sa simula sa rehearsal hanggang sa matapos yung event. Kaya talagang sa ayaw at gusto mo, introvert type ka man, magiging madaldal ka direct eh. Kasi kailangan makipag-usap. Parang so JP, ito, hindi naman siya required. What you're saying now is malaking bagay talaga yung pagiging model, pagiging modelo mo sa pagkatao mo ngayon.
Yes, direct laking tulong kasi feeling ko direct kung di ako naging model, parang iniisip ko anong ginagawa ko ngayon. Parang di ko sure. Ah, feeling ko nag-aaral ng maayos lang. Sumasagi din sa isip mo yan. Yes, direct. Oo. Tapos yung direct, si James P. Smith bilang tao ngayon, masasabi ko na ganun pa rin naman na humble. Pero feeling ko direct, ordinary people pa rin ako eh. Parang di naman ako, di ko nakikita yung sarili ko na mataas. Mm. Always, ano lang talaga. Stay on the ground, tapos, yes. Always yes, keep direct. Your feet tapos, on the ground. Then, ano, lagi lang na based sa mga kasama kong models. Kahit na lagi ko na silang nakakasama. Yun, ano, ina-admire ko lahat, every ano yun, mapababae lalaki. Hindi physically, pero kung paano din sila sa model direct. Dami ko natutunan sa kanila bilang Tapwa models. Oh, ayan. For those who are watching and interested of getting the services of JP Smith, anybody can contact me, message here in YouTube for work, no? Kasi look at him. He's really a model. Look at the skin, look at the hair, look at, and his body is very good, no? And he's 6 feet tall. So, pwedeng-pwede naman to si JP. Talaga, ano, he's from Pampanga, but despite living in Pampanga, he really comes to Metro Manila talaga. Ang tiyaga-tiyaga niya para makapagtrabaho, mm-hmm. Di ba? Yun naman ang isang mark na binibiliban ko sa iyo, JP. And he's very honest. Very honest po yan. Pag hindi kaya, sasabihin niya naman. Hindi siya magpapaasa. Di ba, JP? Hindi naman ganun. But anyway, JP, yes, I hope may natutunan yung ating viewers, sana nakilala ka nila. Any message yes. to the view? Any message to the viewers before we yeah, say? sa mga viewers ating may dream or plano na itry yung modeling. Lalo na kung kahit anong skin type mo, mapatisoy, moreno, brown skin, dark skin, okay na okay. Mas okay yung unique direct eh. Oh, yung kasi mas mabenta siya, gano'n. Mm-hmm. Sa lamang mga dream na maging model in the future, lalo na sa mga age na nasa 14 to 20 years old or above, mm-hmm. Ituloy lang natin. Huwag nating patayin yung dream na yun. Huwag natin siyang baliwalayin. Kasi, ano, sayang naman. Kasi laking tulong, laking improvement, and laking daming benefits. Hindi siya work eh. Talagang gustong-gusto mo. Kaya payo ko lang, alagaan talaga natin yung skin natin. Mm. Tapos yung sarili natin, kain ng healthy foods, then okay lang naman kumain ng marami, basta ano, pantayan mo ng workout, ganun. At saka i-burn. I-burn, no? Kailangan i-burn. Yes. Anyway, yes, JP, thank you for this. Kakatapos lang po ng exam niya. So, at least nagpa-unlock siya ngayon sa ating interview. Anyway, thank you for saying yes. And thank you again and goodbye.